1984, isang magandang tinig ang nangibabaw at itinanghal na ang bagong kampyon. Over the years, her voice soared higher and higher, and now, after more than 3 decades in the music and entertainment industry, she is still reigning supreme. She's the one and only Asia's songbird, Regine Velasquez-Alcasid. Kung usaping idol lang naman, pangalan niyang talagang una nating maiisip. Marami sa mga iniidolo niyong young singers today, siya pa rin ang itinuturing na inspirasyon sa kanilang pag-abot ng pangarap. Sinubaybayan din natin siya sa kanyang mga TV shows, blockbuster movies tulad ng Star Cinema movie na Paano Kita Iibigin with Piolo Pascual. Baka naman may alam ka kung paano umuwi sugatan to anak ko. Pero ang paghanga kay Songbird Regine ay hindi lang dahil sa kanyang timeless music. Ang kwento ng kanyang buhay, ang kwento ng kanyang pagsisika para matulungan ang kanyang pamilya, ang kwento ng kanyang determinasyong magtagumpay, hanggang sa kwento niya bilang isang mapagmahal na asawa at ina. Yan ang mga dahilan ng pagmamahal at paghanga sa kanya ng marami mula noon hanggang ngayon. Pero may pressure nga ba sa kanya ang pagiging idolo ng marami? The legacy, the story, the feels of the one and only Asia songbird Regine Velasquez-Alcasid. Ngayong araw, dito sa I Feel You. And we're back here on I Feel You still with Miss Regine Velasquez. Hello, Miss Reg. Hello. Hi. And syempre, Miss Reg, kaming mga humahanga sa iyo, nasundan namin yung transition mo from being a concert performer, singer, world-class artist. Ngayon, isa ka na ganap na mommy at asawa. And that's a beautiful chapter in your life na we celebrate with you. Pero paano po maging nanay ngayong pandemic? Siguro mahirap. Medyo mahirap kasi yung ordinary yung araw na nga, yung walang pandemic, I'm always, di ba, alam mo naman yan, pag nanay ka, you're always worried, right? Pag pumapasok sa school, hindi mo alam kung, naku, baka messy po na naman. Diba, lagi silang nahahawa ng sipon, ng ubo, somehow, baka madapa, hindi kinain yung food. So, it's like a regular thing for me to be worried about Nate. More so now, because there's a pandemic happening all over the world. And even though he's not going to school physically, you still, I can't help but still worry. None of us really go out unless it's our time to go to ABS for the taping of ASAP. Yes. Pero Miss Reg, kasi sabi nila this quarantine really tested a lot of marriages. Kasi, di ba? All of a sudden, lang, 24/7, once again, you're forced to stay home with your partner and discover so much about each other na, ay, ganito na pala yung husband ko ngayon. Ganito na pala yung wife. Likes niya. Kamusta kayo ni Kuya Ogie? Me, I like it. I like being with him eh. I hope he likes being with me too, but I enjoy being with my husband. Plus, meron kaming time pa rin na yung, you know, we talk to each other, we encourage. Pero meron din kaming mga alone time. It's also important to have alone time, you know. But me personally, I like being with him. Of course, you've been a performer for almost 3 decades of your life, singing in front of the audience, performing in front of them, and you get to see the reaction when you sing the songs. They cry with you, they sing with you. And now it's so different because when you work from home, your audience is virtual, tapos hindi mo sila nakikita. So how is that set up for you and Kuya Ogie na ganyan na yung trabaho natin ngayon? Nag-iba na siya talaga. But you know what? For me, it's also very exciting. Ah. It's a different kind of normal, yes. And yung the way you perform now, kasi ako ang iniisip ko pa rin, maraming manunood sa akin eh. So, yung performance ko, pag live, pareho ko pa rin binibigay kahit alam kong ako lang mag-isa. Actually, kaming dalawa lang na asawa ko yung magkasama. Or minsan pag sa studio, wala namang audience. It's just, di ba, tayo-tayo lang yun nandun. But we still give 101%. So, it's different, of course. It's still much better. And I miss singing
live with an audience. Miss Rich, we of course we enjoy these stories about Kuya Ogie, you being a wife, being a mother, but before you became all these things in your life, you were the Regine Velasquez na ina-idolize ng lahat. You were the ultimate idol pagdating sa kantahan, parang lahat kami, pag lahat ng mga singer, ang gusto namin maging paglaki namin maging Regine Velasquez. Talaga ba? Oo, parang wala lang iba. We invited someone na ito talagang, he built a career being Regine Velasquez himself. Anton Diva is with us. Oh, my goodness. Yes. Hi, Anton. Hi, Anton. Hello, Tony. Hi, Ate Reg. Ay, yes. Bakla. Ang ganda naman ang pa-outfit ni Mayo. Oh, diba? Oo. Wala lang. Kayo talaga ang ultimate idol ng lahat. Miss Reg, kasi si Anton ang pinaka-first na breakthrough star na Regine impersonate. Diba? Tapos I remember nung concert mo, nakakatuwa yung Samoa Arena. Nandun si Anton, pinakanta mo siya. Yung nawalan kayo ng boses. Sabi mo, Anton, diba? Pinakanta ko siya. Nagulat talaga ako noon. Sobra. Natug yung tuhod ko noon, Tony. Sobra. Yung parang nanginginig siya ng ano, paano ko nakakatayo? Eh, super nanginginig siya talaga kasi hindi ko ina-expect. Ang dami kasing bisita ni ate ng mga singers. Tapos, parang kinabahan talaga. Parang yung mga bagay-bagay sa katawan ko, bilang na lang, yung kambal naging isa na lang. Yung gano'n. Internal bleeding, ano? Like, lahat kami na, ay, ayan si Anton. Kasi ako, bata pala ako, alam ko na si Anton, kaboses na kaboses ni Regine Velasquez. Pero gusto naming malaman, Anton, before we get to the relationship that you have with Miss Regine Velasquez, bakit si Miss Reg ang naging idol mo nung nagsisimula ka pa lang? Kasi nung ano, na that was, I remember third, almost, kailan ba yun? 1990 talaga eh, when she released Narito Ako. Parang sabi ko, grabe naman tong singer na to. Parang napaka, ano naman ng boses. Parang napakataas. Yung tapos, iba. Sa kanya ko lang narinig yung ganung style. Parang bago sa pandinig ko, tapos yung range, ang lawak, tapos, ang sarap pakinggan kahit na mataas na siya. So sabi ko, gusto ko tong singer na to. Susundan ko to, bibiling ko yung mga CD niya. Hindi pa nga CD nun, kaset pa lang ang kaya ko. Kaset pa lang. Kaset tape. Pero magastos pa rin kasi pag naglabas siya ng kaset tape, bibili mo rin yung minus 1 na kaset. So parang 100 pesos yung kaset. 100 pesos? Grabe! Yes, 100 pesos. Naabutan ko yung Tony, 100 pesos. Kasi pag wala kang rewinder, lapi. Oo, igaganon mo ng ano, ng mga ballpen, igaganon mo. Ballpen? Oo, basta iikuti mo para mag-rewind. Kaset pa no, nung araw. When you hear those stories like si Anton, ganyan, yung mga Becky na ina-idolize ka, how does that make you feel, Miss Rich? I feel happy and I feel very proud. And I don't know what I did right that these people are wanting to imitate me or even idolize me. Hindi ako sure kung ano yung ginawa ko kasi parang sa akin, gift to ni Lord. Binigyan ako ng pagkakataon to make our lives better para sa mga sa family ko. So, ginamit ko. Anton, so syempre through the years, nagkaroon na kayo ng magandang relationship na ni Miss Regine Velasquez, nakakasama ka na sa mga shows niya. How does it feel na yung ultimate idol mo is just like one text, one call away, para naging friend mo? Tony, parang alam mo yung feeling na accomplished ka. Yung ganun, it is an accomplishment na naging mas malapit ka dun sa iniidolo mo na parang hindi mo ine-expect na mangyayari. Tapos palagi, makakasama mo pa siya sa in one stage, singing together. Yung ganun, sobrang parang ano, parang sabi ko nga siguro pwede na akong mategi. Parang ganun. Tegi agad. Oo. Kasi ultimate na yun eh. Kung hindi lang sa pagkat ako siya ginagaya, kasi pati dun sa pagiging breadwinner niya sa pamilya,
yun din yung importante para sa akin kasi nakikita ko si ate, makapamilya siya talaga. Bago niya pa i-conceive yung para sa kanya, para sa sarili niya, uunahin niya muna yung pamilya niya. So yun yung isa sa mga na ano ko kay ate, natutunan ko sa kanya. Anton, if there's one thing that you're really thankful for Miss Rich, aside from the career you built, being her impersonator, what are you most thankful for? Nagpapasalamat ako kasi hindi na limit sa pag nakikita lang kami yung ano, yung parang friendship namin, yung connection. So now, Miss Rich, if I were to ask you, what would you want people now to idolize you for? Yung totoo, I don't really want for them to idolize me because dapat isa lang ang idol natin eh, sa buhay natin, and that's God. Kung if there's a word that siguro pwedeng gamitin, look up na sa paghanga, oo, to look up siguro, or parang to inspire. Mas gusto ko yun na nakaka-inspire ako ng mga tao. I just want to say, Anton, I'm so proud of you, and I'm so also happy that you've never changed sa lahat ng mga success na nakuha mo sa buhay mo. I'm so proud of you. I really am. And thank you for all the love. And ano, you also inspire me a lot. So, thank you. Thank you, Ate. Parang na-emotional si Anton. Hindi kasi parang sabihin niya yun sa akin. Di ba parang may bilang pala ako sa ano, sa hindi lang sa mundong ito, kundi pati sa kanya. And thank you very much for those good words, Ate. And I shall continue singing your songs, and I shall be thank forever. You. Maraming salamat. Kasi kung walang Regine, siguro hindi rin ako makakarating kung saan man ako nakarating ngayon. Salamat. Thank you, Anton. Love you, Anton. Oh, thank you very much, Anton, for sharing your beautiful story. Alam mo, marami kang mga kapamilyang na-inspire. Na kung na-meet nila ang idol nila, nakatrabaho nila, mangyayari din sa kanila yon if they will not give up on their dreams, they will continue to believe in God and be good in their life, hindi ba? Talagang nothing is impossible. If you pray with God, nothing is impossible. Yes. So thank you very much, Anton. Thank you, Anton. Thank you, Ate. Love nice you, see Anton. You. I love you, Ate. Keep safe. Miss Rich, thank you very much for the beautiful story na ibinigay nyo sa amin ngayon, sa inspirasyon na hinahatid nyo sa amin. Maraming salamat sa time, and we will continue to look up to you. Ayan. That's the word na, to look up to you. And we continue to celebrate the woman that you are right now, a mother, a wife, and of course, ang hinahangaan naming concert performer and singer. Thank you so much, Miss Red. I feel you.